kapatid. Welcome po ulit sa ating online Sunday service. Binabati po natin yung mga nanonood sa iba't ibang part ng Philippines at ng iba't ibang parte ng mundo. Welcome po sa JGIA. Wala po kaming tinataas na relihiyon, kundi relasyon sa ating Diyos na buhay. Nakakatuwa yung technology ngayon, no? Kasi madali nang makakaabot yung mga messages, yung mga video calls, yung mga, kung meron kang mga kailangang malaman na news, eh, madali mo na siyang makikita sa internet. Samantalang nung bata ako, kapag merong kang gustong malaman na wonderful things, kailangan mo mag-search sa internet, tapos may load pa yung internet, 60 pesos per hour, naabutan ko pa yun, or 100 pesos per hour. Tapos, meron ding, uso din nun sa library yung ano, yung may libro doon kung saan nandun yung mga magagandang ano, mga magagandang pangyayari sa mundo. So, share ko lang, natatandaan ko nung bata ako, yung field trip namin sa Wax Museum. So, yan, yung mga kabatch ko dyan. So, yung Wax Museum, ito yung lugar kung saan yung mga sikat na tao, pwede mo silang makita ng malapitan, kaya lang, in the form of wax siya. Kaya bawal mo siyang kuhanan ng picture. So, makikita mo dun malapitan yung statue ni Michael Jackson, ni Superman, yan. Kasi fini-feature nila yung mga sikat na tao or personalities. Pangalawa, yung Ripley's Believe It or Not. Sino dyan yung mga nakapanood dati yan? Yan, yung Bitoy's World, yan. Ripley's Believe It or Not, yan. Ito naman yung TV show about amazement, fascination, bewilderment. Tapos ano eh, ipupuntahan ka niya dun sa ano, ilalaga ka niya dun sa world of ng mga weird, mga wonderful, mga jaw-dropping photos, unbelievable stories, ano pa yung mga trivia. Tapos sa huli, mapapatanong ka, believe it or not. Yan. At ito pa, yung pinaka-favorite ko, yung Guinness World Book of Records. So, pag sinerch nyo ngayon sa Facebook, meron na yung Facebook, yung Guinness World Book of Records. Dati kasi libro lang yan eh, no? Ito yung mga ultimate record-breaking facts and achievements. So, ito yung mga amazing people kagaya ng example, pinakamahabang natulog, ganyan. O pinakamahabang taong gising, pinakamaraming nakaing chicken sa isang kainan. Yan, may timer yan. Tapos ano pa ba? Yung pinakamahaba ang kuko. Yan, pinakamahaba ang buhok. Yan. So, yung mga ganyan, na-feature yan sa libro, dun sa Guinness World Book of Record na libro. At kayo naman sa Guinness World Book of Record sa Facebook. So, ito yung mga tao o pangyayari sa buong mundo na kinocompile para makakita tayo ng mga record breakers, mga history makers, at talagang mapapawaw ka. Yan. So, masasabi natin na ito ay avenue kung saan ang mankind ay nag-make ng history. Mapapakita dito yung mga extraordinary talent. Pero kapatid, ang tanong, ito bang mga world-breaking records na ito, may naiwan ba itong long-lasting impact sa buhay mo? Did these people encourage you to be a better person? Did these people encourage you to live better? Na-contribute ba ito ng malaki sa buhay mo? Alam niyo po, sa Bible, napakaraming mga tao ang naisulat doon na ginamit ng Lord para magkaroon ng lasting impact to inspire us how we must live today. Kaya po ang title ng ating preaching ngayong araw ay Nameless, Faceless Servants. Basahin po natin ang ating main text for today, ang 1 Corinthians 15:58. Babasahin ko po sa English. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa Tagalog po, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap nyo para sa Kanya. Praise the Lord! Ngayon po, i-feature natin yung mga lalaki at babae sa Bible na hindi po nasabi yung kanilang pangalan, pero nagkaroon ng lasting impact hanggang ngayon sa buhay natin.
Una po, yung batang lalaki na may dalawang isda at limang tinapay. Yung nagpakain po si Jesus ng 5,000 tao, ginamit po ang isang batang lalaki na may dalawang isda at 5 tinapay para magpakain ng 5,000 tao. Alam niyo po ba, ito lang yung miracle ni Jesus na nasulat sa 4 Gospels. So, ibig sabihin sa Matthew, sa Mark, sa Luke at sa John, makikita niyo yung account na itong batang ito ay nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda para kay Jesus magpakain ng 5,000 katao. Basahin po natin sa John 6, sa verse 1. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Sa verse 5, nang tumingin si Jesus, nakita niyang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, so si Felipe yung disciple, saan tayo makakabili ng pagkain para kainin ang mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Kapatid, sa sitwasyong ito, medyo alam na ng Lord ang gagawin niya. Alam na ni Lord yung solusyon dun sa problema, paano papakainin yung 5,000 katao. Kaya kung ano man yung sitwasyon, kung nasaan ka ngayon, alam na ng Lord na ikaw yung gagamitin niya for His glory. Alam na alam ng Lord yung solusyon kung anong gagawin sa sitwasyon mo ngayon. Praise God. Sa verse 7, sumagot si Felipe, sa dami po nila, 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ang kahit kakaunti ng bawat isa. So sabi ni Felipe, Lord, alam mo Lord, kung sa layman's term natin ngayon, Lord, hindi talaga kayang pakainin to. Kasi 8 months ng sahod to, Lord, para makapagpakain ka ng 5,000 people, ng madlang people, sasabi ni Felipe. Pero kapatid, alam mo, sa mga panahong hindi mo kaya, kayang-kaya ng Panginoon. Sa mga panahong hindi mo carry, kayang-kaya ng Panginoon. If you believe that, type and comment, amen. Sabihin natin, kaya ng Panginoon. Pata tayo sa verse 8. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang, si Andres, na kapatid ni Pedro. Verse 9, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Sa madaling sabi ni Andrew, Lord, meron ditong available. Kaya lang, 5 tinapay lang at 2 isda. Kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sabi ni Andrew. Pero, alam nyo, nakita ko po dito, kasi parang natatanong siya, Lord, kasya ba to? 5 tinapay lang to eh. Baka isang subuan ko lang to eh. 2 isda eh. Pero, you might think na small yun, pero God knows how far it will go. Minsan ba kapatid, nakikita mo ba yung kaliitan mo? Yung kaliitan ng pagkatao mo? Yung kaliitan ng meron ka? Pero alam mo, you might think that you are small, but God knows how far you will go. Amen? Huwag mong isiping small time ka, dahil big time ang iyong Diyos. Amen? Sabihin mo nga, big time ang aking Diyos. Sa verse 10, sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo ang lugar na yon. Ang bilang ng mga lalaki ay 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. At nabusog ang lahat! Alam ko mga kapatid, ito yung pinakagusto nyo ring feeling, ang mabusog. Ayan. Nakita nyo po, mula sa kagutuman at kakulungan, patungo sa kasaganahan, dahil may isang willing magbigay at magpagamit sa Panginoon, nabusog ang lahat. Yung batang lalaking yun, yun lang yung meron siya. Pero dahil willing siyang ibigay sa Panginoon, dahil nagtitiwala siya sa Panginoon, yung kagutuman, yung kakulungan ay naging kasaganahan dahil sa kanyang pagiging available at pagsisaya sa Panginoon. So ito yung batang lalaki.
What we place in God's hands, He will take care of it. Kung ano man ang meron ka ngayon, pagkatiwala mo lang sa Panginoon, siya na ang bahalang magpalago nito. Kaya mga kapatid, remind ko lang po kayo, yung mga binibigay natin sa Panginoon, hindi yan sayang. Yung mga effort, yung mga panalangin, di ba may 5 to 6 na prayer, yung mga pag-follow up natin sa mga kabataan, yung mga simpleng pag-encourage natin, simpleng pag-share, pag-like, yung pagbibigay lalo sa Panginoon, lalo na yung tithes and offering, hindi po yan sayang. Ang Panginoon ang magpapalago kung ano man ang ibinigay mo sa Kanya. Lalong-lalo na kung ang buhay mo ay binigay mo sa Panginoon. Amen? Pangalawa po, puntahan naman natin yung batang babae na tagapaglingkod ni Naaman. So, dalagita ito na naging alipin ng asawa ni Naaman. Makikita po natin ang story ni Naaman sa ikalawang hari, 2 Kings chapter 5. Sabi po dito, si Naaman ay iginagalang ng hari ng Aram. Pinuno siya ng kanyang hukbo dahil pinagtatagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo, pero may malubhang sakit sa balat. So si Naaman po, very strong, very victorious, pero merong pa ring imperfection. May sakit sa balat. May malubhang sakit sa balat. May kita natin dito mga kapatid, nobody is perfect. Nobody's life is perfect. Maaring successful ka dito sa aspetong to, hindi. Ganun talaga eh. Kaya nga tayo may kapatiran dahil kailangan natin ng isa't isa. Dahil pag nagsama-sama tayo at nagtulungan tayo, doon mas ma-accomplish natin ang pinapagawa ng Panginoon. Ngayon, dun sa verse 2, lumusob ang mga sundalo ng Aram sa Israel at mayroon silang nabihag na isang dalagita at naging alipi ng asawa ni Naaman. Isang araw, sinabi ng dalagita sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, which is si Elisha, pagagalingin siya nito sa sakit niya sa balat. Nakita ko po dito, bihag ito eh, itong dalagang to, nabihag siya eh. Pero hindi niya inalaw na yung pagiging bihag niya, she did not allow the circumstances to make her bitter. Siya pa nga ang nagsuggest ng dapat gawin. Siya pa nga ang nagsuggest na siguro kung mapupuntahan lang nila si Elisha, gagaling ang amo ko na si Naaman. Kung tutuusin, meron siyang choice. Pwede siyang gumante dahil bihag siya. Pwede niyang sabihin, buti nga sa'yo. Ayan, kasi binihag-bihag mo ko. Ayan, nagkaroon ka tuloy ng skin disease. Pero hindi eh. Naging concern ang dalagitang ito. Hindi niya sinarili ang katotohanan na pwedeng merong kagalingan sa pangalan ng buhay na Diyos. Alam niyo kahapon, meron kaming meeting. Di ko babanggitin yung kanyang pangalan, pero nag-share siya, sabi niya. Meron po akong, yung pong aking kasama, hindi po naman po namin yung ginawa, pero pinagbibintangan niya po kami. Pero kahit ganun po, nagkasakit tong taong to. Dinalan ko po siya ng prutas, parang ang saya lang po magpatawad. Kita mo yung buhay ng Panginoon dun sa batang yun. Na hindi niya inalaw yung sitwasyon na meron siya para maging bitter siya. Kundi ginawa niya pa ng mabuti. Ginawa niya ng mabuti, dinala niya pa ng prutas. Nakakatuwa yung batang ito. Kapatid, dapat tayo ganun. Maraming mga brokenness ang naranasan natin. Lalo na sa ating mga pamilya. Lalo na sa mga taong nakasakit sa atin. Pero huwag nating hayaan ang brokenness na yon ay mahumadlang sa atin. Huwag nating hayaan na maging bitter tayo dahil sa sitwasyong yon, kundi mas lalo nating maipakita na may Diyos na concern at nagpapagaling. Mas lalo nating sabihin na may Diyos na gracious, na may Diyos na nagpapatawad, na may Diyos na nagpapahalaga sa kanilang buhay sa kabila ng kasalanan. Kasi ganoon naman tayo nung una, no? While we were yet sinners,
Christ died for us. Kaya ganun din yung dapat nating i-express sa ating mga kasama. Ginamit ng Diyos ang dalagitang ito from infirmity o kasakitan, magdala ng healing doon kay Naaman. Mula sa kasakitan, patungo sa kagalingan. May kanya-kanya tayong load of brokenness, pain, pero kaya tayong gamitin ng Lord. Kahit basag-basag pa tayo, dahil buhay ang ating Diyos, kayang magbuo ng Diyos mula sa basag. Ikaw nga eh, broken ka dati eh. Ikaw nga eh, alam mong, minsan parang na-feel mo, broken ka, Lord, talagang hirap, painful. Pero, hindi mai-stop ang Panginoon para gamitin ka mightily, kagaya ng babaeng ito na dalagita. Amen? Pangatlo, si sword bearer ni Jonathan, ang tagapagdala ng sandata ni Jonathan. Makikita natin to sa 1 Samuel 13. I-paraphrase ko po ha, nung panahon ni Haring Saul, walang panday sa buong Israel. Yung panday, no? Yung nagagawa ng mga espada, ng mga matatali, mga kutsilyo. Hindi nila pinayagan. Hindi sila pinapayagan ng mga Filisteo dahil sabi nila, baka gumawa ng espada at sibat ang mga Hebreyo. Kaya kinakailangan ng mga Israelita na pumunta sa Filisteo kung maghahasa sila ng talim, araro, piko, palakol at karit. At ang mahal ng singil sa kanila. So, noon, nung time ni King Saul, kulang ang sandata ng Israel. Kung may sandata man sila, hindi ito matalas. Alam mo, kapatid, yan ang gusto ng kalaban sa buhay mo. Ang mawalan ka ng talas sa pakikinig mo sa Panginoon. Ang mawalan ka ng talas sa pagsunod sa Panginoon. At sabi dito, para lang makapaghasa sila ng mga espada, kailangan pa nilang magbayad ng mahal. Kapatid, sa panahon ngayon, pupunta lang tayo sa presensya ng Diyos. Uupo tayo, makikinig tayo sa Word of God, magbe-meditate, ay tatalas ka na sa iyong spiritual na pamumuhay. Amen? At dito po, yung mga panahong yun, napakamahal ng paghahasa ng mga sandata. Pero tayo, pwedeng-pwede tayong magpahasa sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita at presensya. At tayo pa ay may full armor of the Holy Spirit. Meron pa tayong sword of the Spirit na mas matalas sa dalawang talim na sword. Kaya kapatid, paalala lang ito ng Panginoon na baka may mga nakakapagpapurol sa iyong spiritual life. Ano yan? Yung mga gadget, palabas sa TV, mga sitwasyon, mga distraction yan eh. Huwag mong hayaan, alisin ng Diablo ang talas mo sa pakikinig mo sa Panginoon. Huwag mong hayaan ang kalaban, alisin ang tapang mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Balik na tayo sa ating Diyos. Ito na. Ito na yung tagapagdala ng sandata ni Jonathan. Sa verse 14, verse 5 pala, sinabi, isang araw, sinabi ni Jonathan sa binata na tagapagdala ng kanyang armas, halika, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteo. Halika, sama ka sa akin. Sugurin natin yung mga kalaban. Oh, sounds familiar ba? Minsan nag-aaya yung sa leader natin. Tara, share group tayo. Tara, humaya tayo. Sabi sa verse 6, sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, puntahan natin ang kampo ng mga taong yon na hindi kumikilala sa Diyos. Pakasakaling tulungan tayo ng Panginoon. Dahil walang makapipigil kung loloobin niyang magtagumpay tayo kahit marami o kakaunti tayo. Sabi ni Jonathan, tara, punta tayo doon. Alam ko, tutulungan tayo ng Panginoon. Kahit marami tayo o kaunti tayo, walang makapipigil sa purposes ng Panginoon. Kapatid, our God is unstoppable. What He said, He will do. His promises are true. He will deliver us. Ano man ang sitwasyon mo, mag-isa ka man, dalawa kayo, tatlo, kahit mag-isa ka lang nagpe-pray para sa pamilya mo, our God is unstoppable. Nothing can stop Him from doing His perfect will in your life. Amen? Kaya laban lang. God hears you and He will come and save you. Walang makapipigil sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya,
confident na confident yung tagapagdala ng sandata ni Jonathan eh. Sabi niya kay Jonathan, gawin niyo po ang anumang isipin niyo. Kasama niyo po ako kahit anong mangyari. Umuulang yung tagapagdala ng sandata ni Jonathan. Sa simpleng oo ng kabataang ito, kumilos ang Panginoon. At nangyari nga po, sumalakay si Jonathan at ang kanyang tagapagpadala ng sandata. Sinalakay nila, napatay nila ang 20 na Filisteo. 20 lang yung napatay nila. Pero naggalit ang mga bangkay nito. Sa verse 15, natakot ng matindi ang mga Filisteong nasa kampo. Nasa bukid, pati yung sundalo nilang sinalakay at lumindol at tumindi ang takot nila. At sa verse 20, nakita ng mga Filisteo na nagkakagulo sila at nagpapatayan. Biliwin nyo mga kapatid, wala silang masyadong sandata. Dalawa lang ang sumugod. May isang nagyaya, may isang umoo. Nung nakapatay ng 20, natakot na lahat ng kalaban. Galing, no? And wait, there's more. Sabi sa verse 21, pati ang mga Hebreyong dating kakampi ng mga Pilisteo ay pumunta sa kampo ng mga Israelita. At kumampi kay nasaulat Jonathan, eto, mga nagbalik loob sa Israel. Yan, dahil yun yung ginawa ng Panginoon. Pangalawa, nang makita ng lahat ng Israelita na nagtago sa kabuluran, sa burol, sumama na rin sila sa paghabol. So, meron palang mga Israelita na super nagtago dahil takot. Pero nung nakita nila na nag-arise si Jonathan at yung kanyang armor bearer, ay, nagsilabasa na yung mga takot. Nang araw ding yon, niligtas ng Panginoon ang mga Israelita. Amen. Kapatid, ang makikita natin dito, sa simpleng pakikipag-isa mo, sa simpleng pagsisay yes mo sa gawain ng Panginoon, yung umalis sa Panginoon, yung mga nawala sa Panginoon, pwede silang bumalik sa Panginoon dahil nag-rise up ka at dahil umuo ka sa Panginoon. Yung mga takot ay pwedeng ma-inspire sa buhay mo para muling maglingkod sa Panginoon. Maraming nakatingin sa iyo eh. So di ka dapat sumuko. Sabi nga sa Word of God, we are surrounded by a great cloud of witnesses. Yung mga nauna sa atin, sinicheer nila tayo. Sinasabi nila, kaya natin yan. Kaya nyo yan. Matatapos mo yung takbuhin mo. Kapatid, maling may nanonood sa atin ngayon na discouraged, hirap na sa buhay, pero kakayanin natin sa biyaya ng Panginoon. Just say yes to God. Ginamit ng Diyos ang tagapagdala ng sandata ni Jonathan para ang mga takot at nanghihina ay maging matagumpay. Kapag umuo ka sa Panginoon, kapag nag-say yes ka sa will ng Lord, gagamitin ka ng Lord yung mga oppressed maging victorious. Kasi naniniwala ako, ang mga story ng buhay natin, gagamitin ng Panginoon para mag-encourage sa iba. Gagamitin ng Panginoon para magbigay ng kagalingan sa iba. Gagamitin ng Diyos para mag-lift up ng spirit ng iba. Kaya, kapatid, say yes ka na sa Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 32:20, paano mahabol ng isang tao ang 1,000? Paano matatalo ng 2 tao ang 10,000? Ibig sabihin, kapag ang isa ay nag-rise up, 1,000 na agad yung pwede niyang makanker. Pag 2 naman ang nag-rise up, 10,000 naman ang pwedeng makanker. Praise God. Paano kaya kung lahat tayo ay sumunod sa Panginoon? Ilan kaya ang pwede nating maabot? Walang imposible sa ating Panginoon. Ito na po yung conclusion ko. So, balikan po natin sino-sino yung mga ginamit ng Diyos. Una, yun pong kabataang lalaki na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda para magpakain ng 5,000 tao. Pangalawa po, ang dalagitang alipin na nabihag para maglingkod sa asawa ni Naaman. Ginamit siya ng Panginoon para sabihin na pwede siyang pumunta kay Elisha. Yun po, nung na-encounter po ni Naaman si Elisha, nagkaroon ng kagalingan si Naaman. At pangatlo, itong tagapagdala ng sandata ni Jonathan,
na nag-oo, sumama sa kanyang leader na si Jonathan upang sumugod sa kalaban. At sa simpleng pag-oo niya, nagkaroon ng change ang atmosphere sa Israel. Mga takot, bumalik sa Panginoon. Yung mga nanghihina, nalulupaypay, pumanig ulit sa Israel. Alam niyo po, nakita ko, meron po silang pagkakatulad itong tatlong karakter na ito. Una po, they are nameless. Napansin niyo po ba, walang nabanggit na pangalan o apelido ang tatlong karakter na ito. They are nameless. Walang pangalan na nabanggit. Pangalawa po, they are faceless. Walang picture, walang drawing o monumento na napatayo para sa kanila. Unlike po sa Egypt, di ba? Yung mga pharaoh, dinadrawing nila yan, in-sculpture nila yan, para may memory, yung mga Romano. But they are faceless. There's no trace, there's no drawing. Pero sa kanilang simpleng pagpapagamit sa Lord, nagdulot ito ng matinding impact sa kapanahonan nila. Sa kabila ng kanilang limitadong sitwasyon, alam nilang meron silang limit, pero alam nilang walang limit ang kanilang Diyos na sinasamba. At ito yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Our God is limitless. Sa kabila ng kanilang brokenness at kalagayan sa buhay, hindi ito napigilan para makapaglingkod sila sa Panginoon. Amen? Kaya, pagpasalamat natin sa Diyos yung mga napagdadaanan nating proseso ngayon, yung mga past experiences natin. Salamat sa proseso ng Panginoon. Salamat sa paghubog ng Panginoon. Kasi para pag dumating yung tagumpay, wala tayong mapagmamalaki. Hindi natin masasabi na sa sarili natin, kundi dahil lang sa masaganang biyaya ng ating Panginoon. Sabi ng Lord sa John 12:32, "At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin." Kapatid, gusto mo bang magdulot ng matinding impact sa panahon natin ngayon? Hindi mo naman kailangang maging sikat. Hindi mo naman kailangang maging kilala para magamit ng Lord. Hindi natin kailangan ng maraming followers or fans. Pwedeng malimutan yung pangalan natin sa history. Pwedeng hindi tayo mapasali sa Guinness World Book of Record. Pero mag-say yes lang tayo sa Panginoon. Kagaya ng paggamit ng Diyos sa tatlong karakter na ito, ginamit sa miracle, ginamit sa healing, ginamit sa deliverance. Kasi ang hinahanap ng Lord, yung mga taong nameless and faceless servants. Yung mga taong ayos lang kahit hindi ma-recognize, but wholeheartedly committed na maglingkod sa ating Panginoon. Maaring in the next years, pwedeng malimutan yung pangalan ng JGIA. Malimutan ang mga pangalan natin. Okay lang yun. Ang mahalaga, yung pagsunod natin sa Panginoon. Na-inspire ba yung mga tao na mapalapit sa Diyos? Na-inspire ba yung mga tao na ibigay din ang buhay nila sa Panginoon? Kapatid, yung bang ginagawa mo, ayos lang ba sa'yo kahit hindi ka ma-recognize? Pwedeng-pwede kang gamitin ng Lord. At mas okay yun na ang maalala ay ang pangalan ng Diyos kaysa sa pangalan mo. Sabi sa Chronicles 16 verse 9, "Sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Alam niyo po, napakaraming gagawin pa ang Panginoon sa ating church. Napakaraming gustong pagalingin ng Diyos. Napakaraming gustong abutin ng Panginoon sa pamamagitan mo. Ito pong iwan ko sa inyo, hindi mo kailangang maging sikat. Just make your God the sikat. Ibida mo si Jesus. Kahit hindi na ikaw yung bida, kagaya nung ano, ang Panginoon, nung siya ay winelcome sa Israel, siya ay nakaupo sa isang donkey.
Nawa tayo yung maging donkey na tagapag-bear ng presensya ng Panginoon. Nawa, ayos lang sa atin. Kung hindi man mabanggit yung pangalan natin, ang mahalaga, ang puso na naglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko po, God is looking for nameless and faceless servants of the Lord. Para pag may ginawa ang Diyos, hindi natin sasabihin dahil sa akin, kundi dahil lamang sa Panginoon. At nawa po, ang buhay natin makapag-inspire sa iba na magpagamit pa sa Panginoon. Mga kapatid, isa lang yung buhay natin, pero ang mahalaga na ibigay natin at nakasunod tayo sa ating Panginoon. Kung may nahirapan ka sa iyong paglilingkod, kung sa tingin mo wala nakakita sa iyo, nakikita ka ng Panginoon. Ang bawat pagyak, ang bawat struggle, ang bawat pagtsatsaga ay nakikita ng Panginoon. At in due time, si Lord ang magtataas sa atin. Sabi nga ng Panginoon kay Abraham, I am your exceeding and great reward. Honor eh. Honor ang makapaglingkod sa Panginoon. To stand in the presence of God, malaking honor na yun eh. Diba? Yung pa kayang magamit ka ng Panginoon. Doon na lang tayo sa Panginoon pag nagharap tayo sa finals, pag nakita natin face to face si Lord. Doon mo makuha yung reward mo. Pero kapatid, ngayon pa lang eh. Ang sarap ng isipin na reward mo ang Panginoon. Kaya ito po yung challenge ko po sa ating lahat. Patindi ng patindi yung ginagawa ng mundo, ng Diablo, pero mas matindi yung gagawin ng Panginoon. At naghahanap ang Diyos ng mga sisidlan na hindi concerned sa recognition. Ulitin ko po yung ating main verse, 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. As our response, hiling ko po na ang lahat po ay tumayo. Talaga pong ito po yung maging prayer natin sa Panginoon. Pwede po ba nating itaas ang kamay natin sa Panginoon? Awitin po natin yung make me a servant. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Yes, Holy Spirit, na malapit po kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa
34 years na binigay mo sa JGIA. Salamat kasi nagsimula kami sa humble beginnings. At ngayon, maraming na naabot. Panginoon, naalala ko nung bata ako na loanan lang itong building na ito. Pero Lord, lahat po kami dito nakaranas ng kabutihan mo. Nakaranas kami ng kasaganaan. Kasi pinagpala mo kami, Lord. At Lord, grateful kami sa lahat ng blessing na binigay mo sa amin bilang isang church. Panalangin namin na gawin mo kaming mga servants mo na hindi after sa recognition, hindi after sa fame. Lord, gawin mo kaming mga nameless and faceless servants mo, Lord. Para kapag meron kang ginawa, O Diyos, wala kaming may pagmamalaki, kundi dahil sa masagana mong biyaya, Lord. Salamat, Lord, dahil napili mo ang bawat isa para maging daluyan ng iyong blessing, maging daluyan ng iyong healing, maging daluyan ng mga encouragement. Salamat po, Panginoon. Ikaw lang po ang makita sa aming mga buhay. At patawarin mo kami bilang isang iglesia kung nakita mo sa amin na naghahanap kami ng recognition, ng reward, Lord. Dahil ikaw ang reward namin, Lord. Ikaw ang reward ng JGIA. Ikaw ang reward ng bawat isa. At hindi ka magkukulang, Panginoon. You are our exceeding and great reward, Jesus. Salamat, Panginoon. Kunin po natin ang ating communion elements. Itutuloy po natin ang message sa communion. Noong gabing traidorin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Marami pong salamat, Panginoon, sa katawan mong nabayubay sa krus. Salamat, Panginoon, inaalala namin ang iyong sakripisyo. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Kainin po natin ang tinapay. Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabing, ang inuming ito ay bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakainin niyo ang tinapay nito at iinumin ang inuming ito, ipinahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Marami pong salamat, O Diyos, sa dugong natigis para sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa dugo na nagpapagaling sa aming mga kasakitan. Pinapanalangin namin na dumaloy ang kagalingan. Lord, kahit sa mga nanonood ngayon, the blood of Jesus heal every sickness right now. The blood of Jesus is against Satan. The blood of Jesus cover each household of JGIA right now. The blood of Jesus still flowing, cleansing, and healing. Lord, thank you for your sacrifice. Amin po natin ang juice. Salamat, Lord, sa pagkakatong ito na nakapag-communion kami. Panginoon, nasasabik na kaming dumating ka, Panginoon. Inaalala namin ang iyong kamatayan hanggang sa iyong pagbabalik. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong... Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, tapos na po ang mensahe ng Lord. And I pray po na tayo po, magiging goal po natin. Mapangiti lagi ang Panginoon. Sige po, para sa ating benediction, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, JGIA, ipakita nawa ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo
At malugod nawa ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Makaranas po, Panginoon, ng open heaven ang bawat pamilya sa linggong ito. Makaranas ng mga himala at answered prayer at gamitin ng Panginoon ang bawat isa na maging nameless and faceless servants, Panginoon. Salamat po, mabuting Diyos, buhay na Diyos, ikaw lamang ang aming itinataas. Panginoong Jesus, amen, amen, amen. God bless you po and see you next Sunday. Shalom!